magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kaniyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ikasyam na linggo ng ordinaryong panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-crossposting, ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating mga pansariling intensyon at ang mga intensyon na pinapadala para sa araw ngayon. Mga kapatid, tuluyan ang nabulag si Tubit, pero siya ay matapat pa rin sa Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging matapat sa Diyos. Ibigay kay Caesar ang kay Caesar, ngunit ang sa Diyos ay para sa Diyos at tayo ay para sa Diyos. Kaya suriin po natin ang mga sandali na tayo nagkukulang sa ating pakipag-ugnayan o sa malaliman na pagsintro sa ating mga puso sa Panginoong Diyos at tayo nagkasala at dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsusubaybay sa tanan. Nilog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa at sa iyo nawang panatilihin ang pakinabangan naming walang maliw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Akong si Tobit, pag-uwi ko ng gabi ng Pentecostes, pagkatapos ilibing ang mga patay, ay natulog sa aming bakuran.
Hindi na ako nagpakit ng mukha dahil sa init. Hindi ko na po nang may mga mayap pa lang nakahapon sa tapat ng hinimlayang ko. Ang mainit pang ipot na mga ito'y pumatak sa aking mga mata at lumikha ng kulaba. Sumangguni ako sa mga manggagamot, ngunit wala silang magawa. Ang kanilang mga gamot na inilalagay ay lalong nakapagpaluba hanggang sa ako'y tuluyang nabulag. Apat na taon akong hindi makakita at gayon na lamang ang pagkabahala ng aking mga kasamahan. 2 taon akong inilagaan ni Ahakihar hanggang siya'y magpunta sa Elam. Ang asawa kong si Ana ay nagtrabaho bilang mga habi ng panahong iyon para kumita ng ikabubuhay namin. Pagkahatid ng kanyang mga ginawa, ay binabayaran naman siya agad ng may-ari. Minsang nagtatapos ang panahon ng taglamig, naghatid siya ng mga nayari niya. Nakuha agad niya ang buong kabayaran at binigyan pa siya ng kambing. Umuwi siyang akay ang kambing. Pagkat pagpasok niya, humalinghing ang kambing. Kaya't nang marinig ko'y tinawag ko siya at sinabi, "Saan galing ang kambing na iyan? Marahil ay nakaw, ano? Hala, ibalik mo iyan. Hindi tayo dapat kumain ng nakaw." Ngunit ito ang tugon niya sa akin, "Iyan ay dagdag sa upa sa aking ginawa. Hindi ko siya pinaniniwalaan. Pilit kong pinababalik ang kambing sa may-ari nito." Galit na galit ako sa aking asawa dahil dito. Kaya't sinumbatan niya ako. Sinabi niya, "Ngayon, nasaan ang iyong pagkakawang gawa? Nasaan ang mga ginawa mong kapuri-puri? Sa wakas, lumabas din ang tunay mong pagkatao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Anumang balita, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa poong Diyos na sasalig ang puso ng taong matuwid. Magsitayo po ang lahat. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Parisiyo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangihimian. Sapagkat pariho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itunuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Ngayon po ba, naayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Caesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kahit sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Caesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Narito tayo sa Martes ng ikasyam na linggo ng karniwang panahon. At sa atin pong mga pagbasa, tayo po ay magnilay-nilay ano ang narapat na pagbahagi. Una, pagbahagi sa Diyos. Pangalawa, ang pagbahagi sa pamahalaan sa pamamagitan ng buwis. Sa atin pong unang pagbasa, sa aklat ni Tobit, Kabanata 2, talata 9 hanggang 14, ay ipinahayag ni Tobit ang kanyang pagiging matuwid. Na siya bilang matuwid ay gusto niya na ang lahat ay walang paglalamang. Siya'y nag-aalay lagi at nagbahagi lagi sa Panginoong Diyos. Ngunit nung siya'y bulag na dahil ay napunta ang isang dumi sa kanyang mata at ito'y nagbigay sa kanya ng sakit na pang-samantala siyang nabubulag, ang kanyang asawa na si Ana ay nagtrabaho at binigyan ng bonus na kambing. Dahil matuwid itong si Tobit, akala niya ay hindi sa makatarungang paraan, kaya kanya pong ipinabalik. Ngunit dito ay pinapahayag ng kanyang asawa na kailangan magkaroon siya ng gawa na hindi magkakaroon ng mali na pag-akala. Kailangan sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Kaya tayo na naugnay sa Diyos ay kailangan natin na ating tanggapin, ating bigyan ng tunay na pagpupuri at biyaya at magbahagi tayo ng matapat sa ating Panginoong Diyos sapagkat nasasalig ang puso sa Diyos ang mga taong matuwid. At dahil dito, kinakailangan ng ating panahon
ang ating kakayahan at ang ating kunting kayamanang natanggap sa buhay, mayroon po tayong iaalay na ikapo sa ating Panginoong Diyos. Pero sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 12, Talata 13 hanggang 17, mayroon ng isang pamamaraan ang imperyo ng Roma sa panahon ni Caesar na kung saan humihingi sila ng buwis. Itong mga Parisiyo at ang mga kampon ni Herodes o mga Herodiano ay pumunta sa ating Panginoong Hesus upang siya'y siluin, upang siya'y tuksuhin, upang mabigyan sila ng pagkakataon na siya ay paratangan ng kung ano-ano sa pagtanong tungkol sa pamaraan ng pagbuwis. Tinatanong po ang ating Panginoon na naayon ba sa kautusan ng Diyos ang pagbabayad ng buwis sa Caesar? Kung atin pong tingnan sa Tura, ang Tura ay isang grupo ng mga aklat at kasulatan na kung saan naroon ang kautusan ng Diyos. Ang nakalagay po doon ay ang pagbahagi lang sa Diyos at hindi ang tungkol sa mga namumuno o sa mga Caesar. Ngayon naman, kapag sabihin ng ating Panginoon na huwag kayong magbayad ng buwis dahil dapat sa Panginoon lang magbahagi dahil ang lahat ay nagmula sa Panginoon, sasabihin nila, rebelde ito sa imperyo ng Roma. Kapag sasabihin ng ating Panginoong Hesus na magbigay ng buwis sa Caesar, sasabihin ng mga Parisiyo at iba pang mga lider ng mga Israelita ng ating Panginoon ay hindi para sa hinilang na bayan ng Diyos. Dahil sinusuporta ang Roman Empire na napakalupit para sa mga tao. At dahil dito, magbibigay ng buwis sa mga kurakot at mga malulupit. Pero napakaganda ang pamaraan ng ating Panginoon. At kanya pong tinatanong, bigyan niyo ako ng denaryo. Ang denaryo ay isang salapi sa panahon ng Roman Empire. At ang nakalagay doon ay ang mukha ni Caesar at ang pangalan ni Caesar. Kaya noong tinanong nating Panginoon, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito sa yung sa denaryo? Siyempre sinasabi nila kay Caesar. Kaya napakaganda yung tugon ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, verso 17 na sinasabi niya, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Na ang ibig sabihin dito ay kailangan na maging totoo tayo sa ating pagbahagi. Dahil lahat ng bagay naman ay nanggagaling sa Diyos. Lahat ng mga kaloob natin ay mula sa Diyos. Lahat ng kabutihan ay mula sa Diyos. Wala namang ginagawang kabutihan ang Caesar o ang Roman Empire. Bakit magbigay sila ng buwis? At kung tingnan ang buwis na panahon ni Caesar, mayroong tinatawag na tatlong mga pagbubuwis. Ang unang pagbuwis ay tinatawag na direct taxation, na ito yung mga buwis na para sa mga pag-aari na lupa at ang personal na mga buwis na kung saan kinakailangan na irehistro ang lupa at magbayad ng tributum soli at kailangang irehistro sa pagitan ng census ang tao dahil magkaroon ng tributum capitis. At mayroon pang mga indirect taxes na kung saan ang bawat tao kapag ka bumibili ay mayroong mga buwis. May buwis ang paggamit sa asin. Kaya asin, sal, doon po nang magkaroon ng tinatawag na salary o yung sahod
At mayroon pang tinatawag na para sa koruna ng emperador. At napakarami pang kung ano-anong mga hinihingi ng kung halimbawa kung ano ang kanilang profesyon, kung ano ang kanilang trabaho, kailangan silang mag-buwis. At marami pang mga obligasyon at mga buwis na hiningi. Kaya ang pagbayad sa kay Caesar ay ang pagpapahirap ng mga tao. At ang pagbayad sa Diyos ay ang pagsasabi na huwag na kayong magkukunwari pa. Ipairal ang hustisya o katarungan at ibalik ang tao kung ano ang gusto ng Diyos para sa tao na dapat pantay-pantay ang kanyang tinatanggap na kung ano'y nagpapagaling sa kanyang buhay at siya ay dapat igalang. At pangalawa, na kailangan ang katapatan sa isa't isa na hindi yung magbigay ng dahil gagamitin lang ito sa kung ano-anong mga ginagawang mga malupit na mga paraan sa empire o ang malupit na mga hukbo ng Roman Empire. Bagkos, gamitin ang kayamanan na mula sa Diyos para sa kabutihan ng kapwa, para sa pagligtas ng tao, at higit sa lahat sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos. At pangatlo, dapat nating tingnan na hindi po tayo tumitingin kung ano ang mga kayamanan dito sa mundo. Bagkos ang ating tunay na kayamanan ay ang kayamanan sa langit. Hindi ang buwis ni Caesar o ang buwis para sa mundo ang siyang makapagligtas sa atin upang tayo magkaroon buhay na ganap at ikasya. Bagkos ang ating ipinunla na pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, ang paggawa ng mabuti at maging tapat tayo sa Kanya at ating buhay panalangin at ang ating pagkakaisa bilang mga kapatid at sambayanan ng Diyos na laging nasintro sa Kanya. Kaya ang buhay natin ay makadiyos, makakalikasan, makatao at higit sa lahat may kabutihang loob. Dapat ang ating ibinabahagi sa buhay ay magbibigay ng kaligtasan at kabutihan para sa lahat upang ang Diyos ay mapahayag sa ating ginagawa at ang Diyos ay mabigyan natin ng papuri at papugay sapagkat lahat naman ay nanggaling sa Diyos dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ng lungsod ng Diyos at mamayan ng lungsod ng mundo. Malangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangailangan ng mundong ito. Atin pong itutugon, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis
at mga taong dapat makilahok ng malinis sa pagboto sa eleksyon, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway maunawaan, na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap, kapag niugnay sa paghihirap ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yung mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit, manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon ng kasaysayan, inilagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalaman namin ng lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Hing namin ito sa pangitan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong katapatan, kami nagtitiwala ngayong mga alay ay aming inihanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa gandang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay ng marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap ng loob ang tawing likhat mo at pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw ay iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng anghelis siya awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa nang kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasimitan ng Espiritu ng banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaninupatin kaming lahat na makasala siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang sanasin. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Norberto, ni San Roque, ni San Lensuris ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos sa turo ni Jesus na pwede natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo nito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at nilaislat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan po ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, makipag-ugnayan lang sa record office sa parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin sila Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paghariyan mo sa iyong espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming may pagdangal. At maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa, kay nais sa loob at sa nalabas ng nabana ng itim na nasino ng Quiapo, kay Manaugnay, sa pangitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting, sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay ringgay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o para makatulong tayo sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus Nazareno. At salamat sa lahat ng nakiisa dito sa ating simbahan. Tayo po yung lahat ay tinatawag na magbigay ng dekalidad na panahon, kakayahan at alay para sa ating Panginoon upang siya'y ating purihin, upang siya'y ating mahalin, upang siya'y ating paglilingkuran tunay. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihigpit niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na ba nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon ito na may malalang pangako ng sa minyag na ikaw ay ikling-ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.